God wants you blessed and healthy. Ang sabi sa Matthew 6 verse 31-33, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung isa kang magulang, you want the best for your children. Of course, you don't want your children to be poor, to suffer, to be problematic, or to have a bad life. Of course not. Bilang magulang, they want the best for their children. You want your children to be blessed, to be strong, to be healthy, and to enjoy the best things in life. Hindi pa ako magulang, pero meron ako mga pamangkin, and I want the best for them. Because para na nila akong second nanay, kumbaga. And this is what God wants for us, His children. He wants us to be blessed and to be healthy. Bilang tao, alam natin kung ano ang mga pangarap, mga gusto, at makakabuti para sa ating mga anak dito sa lupa. How much more our Father in heaven, who loves you and me and everyone, and He knows how to bless us, our children, and our family with divine health, provision, and protection na kailangan natin sa season na to. Because there's a virus, may pandemic, season na naman ng ubod-sipon because tag-ulan. Let's focus on God. Let's receive His blessings. Always expect to receive good from God. But make sure that you are also abiding by Him to be able to receive these blessings. Syempre, ang sabi nga, kung ano ang ginagawa mo, yun ang babalik sa'yo. Kumuha ka ng mabuti, yun ang babalik sa'yo. What goes around, comes around. So, huwag tayong mag-expect na makakatanggap tayo ng mabuti, ng blessing, ng divine health kung meron tayong bisyo. The Lord is full of grace and mercy every day. Always remember that. God bless us all.